Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Bumaba na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture matapos ang higit isang taon sa poder. Itinalaga niya sa pwesto ang billionaire fishing tycoon na si Francisco Chu. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo kanina sa isang press conference sa Malacanang na dinaluhan din ni Chu. Ayon sa Pangulo, nagsimula sa industriya ng pangingisda si Chu. Pero pumasok na rin sa iba pang panig ng agrikultura, kaya't nauunawaan aniya nito ang mga problema sa sektor. Si Chu ang kasalukuyang presidente ng Frabel Fishing Corporation. Nauunawaan niya, hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, mga yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Pinahayag naman ni Pangulong Marcos na papayagan na ng gobyerno ng Israel na makaalis sa Gaza ang mga Pinoy na naiipit sa bakbakan doon. Ayon sa Pangulo, tiniyak sa kanya ng mga leader ng Israel na makakatawid na papasok sa Egypt ang mga Pinoy, posibleng simula ngayong Biyernes o bukas. Pero aminado ang Pangulo na komplikado ang sitwasyon ng ilang Pinoy sa Gaza na may mga asawang Palestino at hindi makapagpasya kung tatawid at iiwan ang mga pamilya nila. Samantala, nag-alok ang Pangulo ng tulong sa mga mamamayan ng ibang Southeast Asian country na naiipit din sa digmaan ng Israel at militanteng Hamas. Mga Pilipino, may papalabas na by today or tomorrow. That is what they promise at Saturday daw at the latest. So that's what we're... Nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo. At yan naman ang nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Denise Densay.